asiwa kayo. Ayun na nga, eh, di ba? Parang asiwa sila eh. Di ba? Yung mga troll, wala eh. Wala, di sila makapagano. Hindi katulad kay Vice President eh. Bakit? Legit eh, legit yung pa... Legit si Vice President eh. Pero yung nakapag-grad pa sa salamat pa. Eh, ako nakakita ng ganun, makakakamping ka. Sa talang buhay ko ha. Sa tagal ko ng butante. 1992, butante na ako. Di ba? Pagtalo ka na eh. Ano ka na eh. Di ba? Magpapasalamat ka pa rin, pero hindi na ganun. Ito si Vice President, nakapag-grant pa sa salamat pa. Grabe, talo na nakapag-grant pa sa salamat pa. Ang isa pa ron, marami pang umatin. Alam niya, eh pag nanalo, eh kung sakali palang nanalo to si Vice President Lenny Robredo, eh sigurado, buong bansa a-attend mga kapartner. Sigurado, sureful yun. Di ba? Eh, si BBM, wala. 31 million, wala. Di niya maipakikita eh. O, oh, di ba? Kung talagang legit ka, na talagang nanalo ka bilang presidente. Di ba? Kumuha ka ng venue. Di ba? Venue. Kumuha ka ng venue na malawak. Doon ka mag-victory party. Tignan natin. Pag maraming umatin, bilib ako sa'yo. Di ba? Bilib tayo kay BBM. Eh wala. Hindi niya kaya. Bakit? Kasi hindi legit yung suporta sa kanya. Pangalawa, magagawa lang niya yon. Babayaran na naman niya yung mga aattend ng victory party niya. Magpapabayad na naman siya. Kasi kung ano yung ginawa niya doon sa grand rally, ganun din ang gagawin niya sa victory party niya. Lalabas na naman yung pera diyan, papabayaran mo kasi pahang ano mo eh, pabibilibin mo kasi 31 million bumoto sa iyo. Eh. 'Di ba? Pag 31 million bumoto sa iyo, inaasahan mo marami. 'Di ba? Ang aattend sa iyo sa victory party eh kukukonti. Nagpa-victory party ka kukonti, isang tent lang yung umatin. Paano yan? Di lalabas kang kahiya-hiya. No? Di ba? Lalabas kang katawa-tawa. No? Nagpa-victory party ka, biruin mo, isang tent lang yung umatin. Oh. Kaya hindi na siya nagpa-victory party. Yun ang purpose nun. Kaya hindi na siya nagpa-victory party. Nayaan na lang niya. Di ba? Importante, ang importante sa kanya, nanalo na siya. Eh ngayon, nanalo. Araw na ngayon, ang importante sa kanya, ang importante kay BBM, makasingil siya ng ginastos niya, mga kapartner. Araw na singilan na. Panahon na ng paniningil, mga kapartner. Yan na, nagsisimula na yan. Panahon na ng paniningil. Marami siyang ginastos, sisingilin niya sa inyo lahat yan. Sa pamamagitan ng mga tax. Diyan unang maniningil niya sa mga tax. Tataasan niya ang mga buwis, tataasan niya ang bilihin. Dyan niya kukunin yan, mga kakampin. Tatapatin ko na kayo. Araw na ng paniningil. Ano yan, magpapaluwal siya? Isipin niyo nga, magpapakawala siya ng pera. Ano yan, hindi niya babawiin yan pag natalo siya? Katarantaduhan yun. Babawiin niya lahat yun. Kung ano yung ginastos niya nitong nakaraang eleksyon, doble, triple ang babawiin niya dyan, mga kapartner. Yan ang purpose niya. Kaya pinilit na nila manalo. Eh, di ba? Nakikita mo, pinilit manalo. Talagang ginawa ng paraan. Bakit? Para makabawi sa lahat ng ginastos niya. So, yun ang purpose nun. So, Jason Goma, truth. Daniela B. Toledo, kawawa naman mahihirap na tulad natin sa administrasyon ni Marcos. Ayun nga, talagang kawawa ang mga mahihirap. Ang tatamaan dito yung mga class C tsaka class D. Sigurado yan. Tatamaan dito yung mga class C tsaka class D. Dadami na naman ang mga pulubi, dadami na naman ang mga mamamalimos sa kalye. Yan ang number one dyan. Dadami na naman ang mga madadagdagan na naman yung mga mamamalimos sa kalye. Di ba? Imbis na kahit papano mababawasan, lalong madadagdagan ang mga mamamalimos sa kalye, mga kapartner. Ramon Oclares, totoo yan, taas. Ramon Oclares, totoo yan, taas na nga tax sa mga negosyante. Ipapasa naman sa mga bumibili ng produkto
nila kasama na ang cup noodles, tanghalian, hapunan ng maraming mahihirap, yung mga negosyante walang bawas ang kita. Eh, talagang walang bawas ang kita niyan, mga kapartner. Eh, negosyante yan eh. Ang negosyante, ang isip niya kasi magkamal, magtubo. Yan ang isip ng negosyante. Diba? Magkamal, magtubo, kumita. Yan ang isip niya. Hindi man nagkakawang gawa yan. Ang negosyante ba nagkakawang gawa yan? Hindi. Paano magkakawang gawa? Kaya nga nagnegosyo yan para kumite. Kaya nga nagnegosyo yan para magkamal, magtubo. Oh. Yan ang utak ng negosyante. Oh. Malaki yung binabayaran ng yung mga tax. Saan niya ipapataw yun? Doon sa produkto niyang binibenta. Doon niya ipapataw yun. Nagtaas yung binabayaran kong tax, tataasan ko rin yung produkto na ibinibenta ko. O sino tatamaan? Tayo, yung mga mamimili. O, mga tao. O, tataas yan eh. O, biruin mo isang stick ng sigarilyo, 10 piso na yata o 15 pesos. Diba? Isipin mo lang yun ha. Isang stick ng sigarilyo, nakakahalaga na yata ng 10 pesos. Diba? Isang stick yun. No? Biruin mo, napakamahal. O 11. 11 pesos na ata sa iba. Mga 10 pesos or 11 pesos na sa iba. Ang isang stick ng sigarilyo. O isipin mo yan. Kasama dun. Kasama na rin. Sa bibili mo sigarilyo na 11 pesos. Yung tax na binabayaran mo. Yun yun. Mga kapatner. Ultimo candy. Bumili ka ng isang pirasong candy. Kasama na doon sa binabayaran mo ron. Binili mo yung candy, kasama na rin doon sa tax. Ganun. Isita, hindi tayo ang nauto, kundi yung 31 million na anga-anga. Ayun na nga, yung 31 million na, hindi tayo nauto eh. Dahil tama yung sinusuportahan natin, mga kapartner. Kaya natin tumindig. Dahil tama yun eh. Sinusuportahan natin eh. O, eto mga to, wala eh. Hindi makatindig eh. O, hindi makipag, ayaw, ano, dahil tumindig eh, di ba? Wala, hindi sila makatindig eh. Bakit? Alam nila eh, sinusuportahan nila mali. Kaya lang nila sinuportahan dahil bayad sila. Di ba? Sinuportahan nila dahil nagkapera sila eh. Kaya nila sinuportahan dahil may pera sila, bayad sila eh. Eh, tayo, wala, legit eh. Tayo ba kumikita rito? Di naman tayo kumikita rito. Di ba? Hindi tayo kumikita rito. Legit tayo. Dahil doon tayo sa tama. Para mapaganda yung bansa natin. Sinusuportahan natin tamang kandidato. Di ba? Dahil doon lang tayo sa tama. Sa kandidato. Para mapaayos, mapaganda itong bansa natin. Di ba? Eh hindi. Nagkamali. Ano pinili ng taong bayan? O yun. Kumbaga sa ano, pinapili tayo eh. 'Di ba? Kung panahon ni Jesus Christ no, pinapili tayo, 'di ba? Ni Poncio Pilato. Ano sabi ni Poncio Pilato? 'Di ba? Sino ang gusto niyong palayain ko, si Barabas o itong taong ito na walang kasalanan? Ano pinili natin? 'Di ba si Barabas? Si Barabas 'yang pinili natin noon, 'di ba? Na palayain eh. O, 'yun tayo. Ganun na nangyari dito. Sa bansang ito, ang pinili natin, si Barabas. Daniel B. Toledo, lalo nga tataas ang bilihin. Yun nga, Rinel Olivar, ayan, na another sign of being trapo, broken promise. So, yun na nga. Simula na yan, mga kapartner. Simula na yan. Simula na ng paniningil sa June 30. Uupo si Duterte, ang sasalubong sa atin, pagtaas o pag-increase ng mga tax bayarin. Yan ang sasalubong. At yung mga utang ni Duterte na iiwan sa atin. Na tayo ang magbabayad lahat nun. Kung ano yung inutang ni Duterte, hindi naman siya magbabayad nun. Yung inutang ni Duterte, diba? Yung inutang nila, kinurap nila yun. Tayo ang magbabayad nun. Aalis si Duterte na tayo ang magbabayad nun. Kaya maganda na tayo, mga kapartner. Talaga nga. Jose Barreto, ingat kayo dyan sa press. Baka
Daniela Toledo, hindi dapat paniwalaan ang mga sinasabi ni LBM. Eh, hindi mo paniniwala, ba't paniniwala ang may sinasabi ni LBM? Paano paniniwala? Magiging 20 pesos sa kilong bigas? Eh, sinong loko-loko maniniwala ron? Tapos may huling will and testament pang sinasabi. Di ba? Pag nanalo daw si BBM, baka matupad daw yung huling will and testament ni Ferdinand Marcos. Ikatarantaduhan yun eh. Yung ba, totoo ba yung huling will and testament? Eh, tagal-tagal lang namatay ni Ferdinand Marcos. 1989 pa namatay yun. Isipin mo yan. Tarantaduhan yung mga bali-balita na yun. Isang tibag na ginto. Pag nanalo daw sa BBM, baka may isang tibag na ginto pa. Kada isang pamilya daw, pag nanalo si BBM, kada, may narinig pa ako, kada isang pamilya daw, pag nanalo si BBM, ha? Kada isang pamilya daw, may 1 million. Alam niya. Mga Italiano gold pang nalalaman. Yung mga iba, may mga Italiano gold pang nalalaman. Lahat yan. Puro hindi totoo lahat yan. Mga kapartner, puro katarantaduhan lahat yan. Puro kasinungal, Italiano gold. Isang tibag na ginto. Uling will and testament. Kada isang pamilya, may 1 million. 20 pesos, 1 kilong bigas. Lahat yan. Puro lahat yan. Puro budol-budol. Yung mga ginagamit ng mga budol-budol. Mga budol-budol, pag naniwala ka rin, budol-budol ka eh. Diba? Yun ang mga budol-budol eh. Mga panluloko yun, mga kasinungalingan yun eh. Kaya ito, walang gagawin matinuto. Kung sa una pa lang, nanloloko na eh. Diba? Peke diploma, peke resibo, nanloloko na. E dahil lalo na pag nakaupo ito, hindi manloloko na manloloko lang to, eh sigurado yun. Ang maliit na panloloko tsaka malaking panloloko, panloloko pa rin yan mga kapartner. Kaya kung kaya tayong lokohin nung kumakandidato pa, edi lalo na ngayon naging presidente, edi lolokohin lang tayo na itong hayop na to. Kaya wala na to eh. O kita mo, di ba? Balak magtaas ng increase ng tax. Pag-upo ng pag-upo, taas kaagad ang increase ng tax niya. Ayun ang ano niya. Yun ang sasalubong sa atin mga kakamping, pagtaas ng increase ng mga tax, pambayad, utang. Yun ang sasalubong sa atin mga kakamping. Marami pa yan dahil tuloy-tuloy yung pangungutang niya. Pagpapatuloy niya yung mga pangungutang niya, panghihiram niya sa ibang bansa. Yun ang ano niya, yun ang ano niya. Diba? Kung ano yung nasimula ni Duterte, ganun din ang gagawin niya rito. Kaya walang pagbabago to, lalo tayong ilulubog na ito mga kakampi. Tatapatin ko na kayo. Lahat magmamahal yan mga kapartner. Gasolina, singil sa kuryente, singil sa tubig, lahat yan. Tatamaan lahat yan mga kakampi. Galing kay Ice Firm, may commission sila sa pagbebenta ng NAIA. Ayun na nga. Siyempre, may commission yan eh. Kurap na naman yan. Kaya nga bebenta nila eh. Yung NAIA, balak nilang ibenta yan eh. Di ba? Balak ibenta yan eh. Yung mga ekonomista niya, yung mga advisor niya, ekonomista. Ekonomista ba yan? Magbebenta na kung ano nung property ng gobyerno. Kundi mga gago itong mga to. Ibebenta mo yung mga property ng gobyerno. Sa inyo ba yan? Isa taong bayan yan. Paano nyo ibebenta yan? Hindi mga walang iya ito. Talaga nga, imbis na pagandahin nyo, imbis na i-improve nyo, imbis na i-relobate nyo ang mga ari-arian ng gobyerno, pagandahin nyo, i-improve nyo, di ba? I-relobate nyo, isaayos nyo, di ba? Para makatulong sa taong bayan, ibebenta nyo pa. Kundi kayo mga walang hiya dyan. Talaga nga. Lahat ng kahayupan talaga, alam nyo eh. Ha? Para si Isko eh. Diba? Si Isko, binenta yung Divisoria eh. Diba? O sino kumita ron? Nung ibinenta yung Divisoria, sila lang kumita nun eh. Kumita ba taong bayan doon? Ala. Hindi kumita taong bayan doon. Palabas lang ni Isko yun. Na kunwari, nakatulong sa COVID. Ang ayuda daw sa COVID, katarantaduhan yun. Biruin mo, dami mong inutang. Binenta mo Divisoria, umutang ka pa ng 25 billion.
Alanghiya kayo. Talagang mga ganib to, eh, mga swapang sa pera. Parang kala mo mabubuhay ng 1,000 taon dito sa mundo. Eh. Kung makapagnakaw eh. Di ba? Kung makapagnakaw itong mga to, kala mo mabubuhay ng 1,000 taon. Hindi kayo mabubuhay ng 1,000 taon dito. Mga kala nyo mabubuhay kayo ng 1,000 taon dito. Hindi kayo mabubuhay rito. Kung makapagnakaw kayo, kala nyo habang buhay na kayo rito. Oh. Talagang Alan Santos, wala na tayong maaasahan dyan sa papasok na administrasyon ni Duterte. Sara Duterte at BBM. Walang bibitaw mga kamping. Yun nga. Galing kay Alan Santos, DDS tsaka BBM, Sara, Gloria, Imelda, mga sabwatan sa mga malawakan dayaan sa eleksyon. Yun nga. Chris Mindiona, hindi malayo nga mangyari sa bansa natin. Nangyari sa bansa sa Sri Lanka. Masyadong inapi at inabuso ng administrasyon. Nagdaang ito. Isang araw magiging ganyan na tayo sa Pilipinas. Philippines province of China. Ayun na nga, isang araw magiging ganyan na tayo, mga kapartner. Aangkinin na lahat ng mga ari-arian ng Pilipinas itong China. Dahil sa mga pinaggagawa natin, utang dito, utang doon, di ba? Eh, yung 6 trillion na yan, eh, mababayaran mo ba kagad yan? Eh, yung 6 trillion na yan na inutang ni Duterte yan, may kasunduan yan. Pwede bang walang kasunduan yan? Pag umutang ka, may kasunduan yan. May interest pa yan. Pag umutang ka, may interest yan. May collateral yan. Kung sakaling hindi ka makapagbayad, oh, yan ang magiging collateral. 'Di ba? Kukuhanin nila yung mga property ng Pilipinas. Katulad ng NAIA, baka nga yung NAIA na yan, eh, pinalalabas kunwari na ibebenta, pero baka kinukuha na rin baka balak na rin kuhanin ng China yan. Dahil may utang tayong 6 trillion eh. 'Di ba? Sa China. Eh. Oh, eh baka yung NAIA na yan, isa sa collateral yan. Oh, di natin alam. So, ito pa, ito bakang Manila Bay na to, ha? Ito, baka isa rin yan, ha? Yung Manila Bay na yan. Yan nire-relobate dyan sa Manila Bay. O, baka isa rin sa collateral yan. Kaya talaga nga yung China, talaga nga iba yan, eh. Kaya malabong aura scenario, isa sa posibilidad na mangyari din sa atin yan. Yun nangyari dyan sa Sri Lanka. Lahat ng mga ari-arian kinukuha na ng lahat ng mga ari-arian ng Sri Lanka kinukuha na ng China. Oh, eh may utang ang Sri Lanka sa China. Eh. Oh, eh bagsak ang ekonomiya ng Sri Lanka. Oh, paano ngayon? Oh, kita mo na. Kaya tagbo to mga Sri Lanka, kaya 'yan isa sa scenario 'yan na mangyayari din sa atin 'yan balang araw pag pinagpatuloy ni BBM 'yang mga pangungutang niyan diyan sa China. Sa iba-ibang bansa. Ganyan yan eh. May mga kasunduan yan. Ayun, pwede kang umutang, walang kasunduan. May kasunduan yan. May interest yan. May collateral yan. O. Kaalahan nyo ba? Basta lang naungutang, nakikita nyo, ganda-ganda ng ano. Sa likod niya, puro corruption. Tayo magbabayad nun. Lahat ng inutang, tayo lahat ang magbabayad nun. Makakapangamping. Sila, wala na. Ibiruin mo, inutang nila, tapos tayo magbabayad. Isipin mo yun, makakakampi. Biruin mo, umutang ka. Iba ang umutang, tapos ikaw ang magbabayad. Diba? Parang ang sakit eh, diba? Na hindi mo naman napakinabangan, inutang, tapos hindi mo napakinabangan, tapos ikaw pa magbabayad ng inutang nila. Na silang nakinabang, tapos ikaw magbabayad ng inutang nila. Diba? Parang ano eh. Di ba? But sana kung napakinabangan mo yung inutang nila, hindi mo naman napakinabangan eh. Oh. Kaya talaga nga, wala na tayong maaasahan dito, mga kakamping. Jerry Telma Mondiego, kasi ang karamihan po, di na nila alam kung ano ang sinasabi ng buwis kaya iyan
mas gusto nila ang mga magnanakaw sa bayan. Eh, yun na nga. Diba? Eh, yung mga iba, deny tayo rin eh. Tayo simple, ano lang naman tayo eh. Logic lang naman tayo magpaliwanag. Ganun lang kasimple. Diba maiintindihan ng ibang tao yun? Yung mga pinaliliwanag natin. Diba? Kaya talaga nga, huwag na nating asahan na talaga nga gaganda pa itong Pilipinas, mga kakamping. Talaga nga, kasi ang karamihan po din na nila alam kung ano ang sinasabi ng buwis. Kaya yan, mas gusto nila ang mga magnanakaw sa bayan. Eh, yun na nga, binuboto pa natin. Alam na nga natin magnanakaw. Katulad nila Jinggo Estrada, Ramon Revilla, Bong Revilla. Yung mga convicted plunder yun, Gloria Macapal Arroyo, yun talaga napakakapal ng pagmumukha nun, si Gloria. Isipin mo yun, nakakatindig pa. Biro mo, nagnakaw na, nakakatindig pa. Nakakaharap pa sa tao. Talagang ang kapal ng pagmumukha. Talagang ano. Eh, sa ibang bansa yan, inahalaki rin yan. Yung mga ganyang klaseng tao, yung ginawa ni Gloria ang ganun, nagnakaw ka na, nakakatindig ka pa. Eh, dito lang sa bansa, eh, buti hindi siya pinanganak doon sa ibang bansa. Kung sa ibang bansa yan, ala na yan. Alaki rin yan. Diba? Eh, dito siya pinanganak eh. Sa bansa ng mga luko-luko eh. Diba? Alam mo naman dito, puro luko-luko tao rito eh. Nagnakaw na, ibuboto mo pa. Convicted plunder na, ibuboto mo pa. Talaga nga, mga tao rito, walang kadala-dala eh. Talaga nga, yun nga, sabi nga, republika ng walang kadala-dala. Diba? Wilfredo, gawin, Wilfredo, makaraig, gawing minimum wage ang sahod ng mga naupo sa gobyerno. Eh yan eh, kaya tumakbo. Minimum wage, di papayag yan. Kaya tumakbo yan para mangurap eh. Dahil ang habol nila, yung pork barrel nila eh. Yung mga budget nila, yun ang habol nila eh. Kaya tumatakbo yung mga yan eh. Kaya nga, ang politiko rito, mga kapartner, ang politiko rito talaga masasabi mo, baboy na. Bakit? Ikaramihan ng politiko rito, di ba? Pag gusto mong yumaman, tumakbo ka. Di ba? Magpolitiko ka kung gusto mong yumaman. Di ba? Yun ang mga ano eh. Di ba? Talaga ang politiko rito, ginawa ng sindikato eh. Di ba? Ginawa ng ano eh. Ginawa ng sindikato. Ginawa ng hanap buhay. Ginawa ng ano. Di ba? Wala na yung sentro ng paglilingkod eh. Di ba? Pag politiko ka, malakas ka. Gagamitin mo yung pagka-politiko mo sa mga illegal na gawain mo. Diba? Kaya yung politiko rito, wala na sentro ng paglilingkod. Hindi na eh. Hindi mo na makikita, mga kapartner, yung mga politiko rito. Kaya politiko rito, baboy na. Kumbaga sana, ginahasa na politiko rito. Wala na. Kaya Arnold Fertes, good day, mga kakamping partner. Ipakain sa mga pulahan ang bagong pagtaas ng tax. Utang. Ayun na nga. Ayun ang ipapakain sa atin ng mga pulahan. Yan ang papakain sa atin. Ayun ang sasalubong sa atin. Pagtaas ng tax. Ayun ang sasalubong sa atin. Imbis na sasalubong sa atin, good news eh. Dahil bagong presidente. Diba? Yung maayos eh, sasalubong sa'yo, wala eh. Tax eh. Pagtaas ng tax eh. Pagtaas na bilihin. Increase lahat. Gasolina lahat yan. Tataas lahat yan. Bakit? Eh lahat karamihan dito, puro negosyante na may hawak eh. Diba? Pati toll lahat yan, mga kapartner. Toll, pagtaas ng bilihin, gasolina, tubig, lahat yan, tatamaan lahat yan. Isa lang galawin mo dyan. Parang domino yan, mga kapartner eh. Isa lang galawin mo dyan, lahat yan, tatamaan. Lahat yan, babagsak lahat yan, mga kapatid. Eh yan, tax, number one yan. Pag ginalaw mo yan, lahat yan, tatamaan lang yan. Tatamaan lahat yan. I-increase mo tax yan, lahat yan, tatamaan lahat yan. Di ba? Yan. Yan ang produkto ni BBM. Unti-unti na yan. Araw na ng paniningil, mga kapatid. Yan mga binayad ni, yung mga ginastos ni BBM. Ah, diyan niya kukunin niya sa tax. Yung mga ginastos ni BBM sa pangangampanya, lahat ng mga ginastos niya diyan sa pangangampanya, diyan niya kukunin sa tax. So, biruin mo yan. Di ba?
Diyan lang kasimple yan, makakamping. Kaya talaga nga, tapos puro mauupo po, ina-point niya lahat, ha? Puro kamag-anak niya, puro sabwatan itong mga ito, yung mga ina-point niya. Halos karamihan, puro kamag-anak niya, mga malalapit sa kanila. Di ba? Puro mga tagat, mga kasapakat niya. Kaya yan, itong ano na to, itong gobyerno na to, sabwatan na to. Hindi na politiko yan, hindi na ano yan. Hindi na paglilingkod yan. Sabwatan na yan. Kanya-kanya sabwatan na yan. Kanya-kanya sabsaba na yan. Kung saan makikinabang, doon yan. Kung saan makakasabsab, doon yan. Maniwala kayo. Pag upo ng pag-upo ni Duterte, maglulundagan na yan. Paglayas ni Duterte, maglulundagan na yan. Kanya-kanya sipsipan na yan. Sipsipan. O, lahat na yan, makakakamping. Alam mo naman dito, talagang may pagkano rito eh. Di ba? May pagkabuhaya tao rito. Kung saan makakasabsab, dun sila eh. Kung saan yung asukal, dun sila eh. Di ba? Talagang Clarita Distrito, sa Sri Lanka yung airport nila ang kinuha ng China. Kaya sila na ang nagbabayad at umuupa. O yun na nga, biruin mo. Yung airport ng Sri Lanka, kinuha na ng China. Bakit? Eh, hindi siguro nakabayad ng utang eh. May utang yung Sri Lanka sa China eh. Hindi siguro nakabayad. Kinuha na yung airport nila. O balakwa, di ba? Kinuha na yung airport nila. Doon na sila ngayon magbabayad ngayon. O isipin mo yun. Kaya talaga nga, ganyan din eh. Posibilidad o isa sa senaryo na mangyari din sa atin yan. Huwag naman sana. Pero isa sa senaryo ha, na mangyayari sa atin yan. Kung patuloy yung pag-uutang natin dito sa China. Unti-unti na nga yan eh. O kita mo, unang-una, yung ano na yan, malampaya na yan. O, isa sa bahagi ng Pilipinas yan, ha, yung malampaya na yan. O, kanino ngayon, sino mahawak ngayon yan, ha? Kanino ngayon yung malampaya na yan? Kay Dennis Uy. O, unti-unti na yan. O. Ito, Roy Asoy, kawawa tayong mga mahihirap, wala nang pag-asa nga umunlad pa ang pamumuhay natin, tanggapin. Diyos na lang ang ating pag-asa. Eh, na nga, talagang Diyos na lang talaga ang inaasahan natin. Talagang ang dasal talaga, talagang powerful yan eh. Talagang yun ang pinakaano talaga, yung pagdarasal. Yun ang pinaka-powerful na talagang magagamit mo talaga, mga kapatner. Yan ang totoong magagamit mo. Pagdarasal na lang. Dorothy Young, parang balibaliktad. Aurea Santo Domingo, agree 100%. God bless you and your family, Mr. Pichay. Ingat po kayo. June Reyes, siyempre magdadagdag ng buwis, walang pondo ang gobyerno. Wala sila nga makukurap what is unity for kaya mga nagsama-sama para walang kukontra pag puno na sa mga bulsa nila ang kawawang Pilipinas. Ayun na nga. Diba? Kaya sama-sama sila. Lahat ng mga mandarampong. Eh. Sama-sama, diba? Erap Estrada, Duterte, Gloria Macapal Arroyo, Imelda Marcos. Diba? Sama-sama sila. Puro mandarampong. Puro convicted plunder. Diba? Oh. Brenda Gumban, SGP Chay, ang fair nga. Eh dahil sila ang umutang, tapos lahat tayo ang lahat tayo papasan ng hirap ng pagbayad. Okay lang sana kung naramdaman natin yung inutang. Napunta balik lahat sa mamamayan. Kaso, diba? Kaya talaga nga yung sa sir, tiwaan ba ito? Kaso yung iba pera napunta sa bulsa ng mga tiwaling politiko. Sana di tayo magaya sa Sri Lanka na hindi na
sinapit ng mamamayan at ng bayan eh, na nga, eh sana nga ipagdasal natin na sana huwag tayo magaya doon sa Sri Lanka. Na talaga nga grabe, talaga lubog ang ekonomiya ng Sri Lanka. Ayun nga, kinukuha na, unti-unti nang kinukuha ng incheck yung mga ari-arian nila. O, di ba? Unti-unti na, yung airport nga, kinuha na nila yung airport eh. Di ba? Baka marami pang kukunin yan, na ari-arian ng gobyerno. O, yun ang isa sa magiging senaryo. Na? Una-una, wala tayo nga. Galing kaya Biarritz, Edmond na Malot. Una-una, wala tayo nga magagawa. May 30 million kuno. Sila gusto natin ng matinong gobyerno, pero sila gusto nila ng gobyernong nakawan at patayan. Tignan mo muna, ano? Tignan muna lang kung sino ang kakamping nila. Mga now, mga mananako saklap talaga sa atin, kailangan overhaul ang utak. Nabili ng 500 pesos I guess ay ayaw natin lahat sa magnanakaw, sinungaling at mamamatay tao, pero yung binoto nila ang saklap, tignan na karamihan sa kababayan natin walang makain, pero sila sa pera ng bayan nag-shopping at magnanaka, wala naman mga business yan sila. Pagkukunan pera tayo sos na nga pera nila. Good luck sa 31 million na kulang sa hulog ang utak. Expect more tax sa mga mahihirap, sa dami ha, sa mga mahihirap. Mamamayan, increase ng PhilHealth na hindi pa nasasauli, ninakaw nila, increase na sa SSS, Pag-IBIG, kundi dati isda, ulam, now asin na lang. Akala kasi nila hindi babawiin ng ang natanggap nila na 500 pesos. 500 na lang value ng pagkatao nila at dangal. Salamat, 31 million na mahihirap sa bayan. Eh, yun na nga. Di ba? Yung 500, madali lang kuhanin niya. Eh, sabi ko nga, pag nanalo si BBM, babawiin yan. 100% yan, mga kakamping. Kaya nga gumastos na yan eh. Di ba? Isipin mo. Kaya nga gumastos ng malaki yan eh. Diba? Nagpabayad ng malaki yan. Lahat binayaran niya. Mayor, governor, lahat yan eh. Binayaran lahat ni BBM yan. Kailangan niyang gawin yun eh. Kailangan gamitin niya yung makinarya niya para manalo siya eh. Kasi pag di niya ginamit yan, talo siya dyan eh. Ganun ang trapo, mga kakamping. Ganun ang trapong politiko. Gagamitin niya yung mga makinarya niya. Lahat, troll, babayaran niya lahat yan. Para magpalaganap ng kahayupan dito. Para maging mabango siya. Kaya kita mo, kumuha siya ng mga troll. Mga kamping eh. Kailangan niya nga gamitin ang pera niya eh. Para manalo. Eh, si Vice President ba ginamit niya yung pera? Wala. Wala siyang pera ginagamit. Lahat siya puro volunteer. Lahat, yung mga grand rally niya, puro volunteer yan. Nakikita ko yan, puro volunteer, puro voluntaryo ang sumusuporta kay Vice President Lenny Robredo. Ito si BBM, pera ang makinarya niya rito. Pera ang pinatakbo niya rito. Pera ang pinakilos niya rito, mga kamping. Natural, babawiin niya yan eh. Pag nanalo siya, babawiin niya yan. Isang saglit lang yan, isang taon lang yan, bawi na yan, mga kakamping. Daniel Manali, walang nga mangyayari. Walang mangyayari. Diyan, yung dalat, sisihin yung mga nagboto diyan sa tax evader, tapos tayong mga matitinong mamamayan ang mahihirapan.
mga bumoto kaya kay LBM kasi di nagbabayad ng tax, mga walang trabaho, mga bayaran. Eh, yun na nga. Di ba? Dominador, yabot, nakakalungkot yung inuluklok ng Comelec. Walang nga alam, wish na lang pala ni BBM yung 20 pesos na kilo ng bigas. Diyos ko po, na ako po. Wilfredo Makaraig, ang tao pagkatapos kumain sa inodoro uupo yung makina. Pagkatapos kumain, President, at di at dalawang convicted yung uupo, ay eh, nga. Diba? Dalawang buhaya ang uupo. Eleonora Cleveria, dapat si BBM magbayad ng 203 billion na tax. Eh. Yun nga, may utang pa nga 200 billion yan eh. Si BBM, di nagbabayad ng tax. So, isipin mo yan. Di ba? O, presidente ka, di ka nagbabayad ng tax. Eh, yung mga mahihirap nga, nagbabayad ng tax. Kahit na mahirap sila, nagbabayad pa rin sila ng tax. Eh. Ikaw, yamang-yaman mo, di ka nagbabayad ng tax. Di ba? Alang iya. Kaya ito, itong bansa na to talagang hindi mo na lubos maiisip eh, kung ano kahihinat na neto. Hindi mo na, dito lang kay Duterte, wala tayong napala eh. Di ba? Siya pinaglingkuran natin eh. Hindi tayo maglilingkod, siya pinaglingkuran natin, mga kapartner. Bakit? Tayo magbabayad ng inutang niya. Di ba? Sino magbabayad ng inutang niya? Tayo. O, unti-unti tayo. O. Tayo magbabayad nun. Yung mga inutang ni Duterte, sino magbabayad nun? Siya ba magbabayad nun? Tayo magbabayad nun. Sino pinaglingkuran natin? Di ba? Siya ang pinaglingkuran natin. Hindi tayo ang pinaglingkuran. Tayo ang naglingkod sa gobyerno. Hindi tayo ang pinaglingkuran ng gobyerno, kundi tayo ang naglingkod sa gobyerno. Kaya itong Pilipinas na to, pag hindi nasawata, ito ang masasabi ko, mga kakamping, pag hindi nabawasan yung corruption na yan, talagang wag na nating asahan. Wag na nating asahan na aaseso pa itong bansa natin pag hindi nabawasan yung corruption na yan. Dahil yan talagang nagpapalubog sa atin. Kasi kung uutang ka na naman, uutang at uutang ka na naman, kukurakutin lang ng mga trapong politiko, ay wala rin. Kahit mangutang ka, nang mangutang, kung kukurakutin nyo lang, wala rin. Wala rin mangyayari, mga kakampi. Talagang lulubog tayo pare-parehas dito. Pag ganun, kaya ang problema rito, kaya ngayon ang gusto solusyonan ni Vice President Lenny Robredo, yung corruption. Hindi man mawawala lahat, pero mababawasan. Kahit papano. Yun ang gusto nga, solusyonan ni Vice President. E, biruin mo sa corruption, billion-billion ang nawawala. E, uutang ka, billion. O, sa corruption na lang, billion-billion na yung nawawala. O, isipin mo yan. Billion-billion, trillion-trillion yung mga nawawala. Diyan sa PIDAPISCAM, sa Parmali. Sa Parmali, trillion ang nawala dyan. E, isipin mo yun. E, kung yun napunta sa taong bayan. O. Di ba? O, isipin mo, ha? Kung si Duterte umutang ng 6 trillion. Ha? Kung si Duterte umutang ng 6 trillion. E, tapos balak pang ibenta tong NAIA. O, di ba? Balak pang ibenta yung NAIA. E, anong silbi ng inutang mo? Umutang ka, tapos ito, balak mo pang ibenta yung NAIA. E, anong klaseng ano yan? Gobyerno yan. Umutang ka na, tapos magbalak ka pa magbibenta ng mga property ng gobyerno. Eh, ano yung inutang mo? Ano silbi ng inutang mo? O ngayon, pinagkukurap na nila eh. Pinagnananakaw na nila eh. Inutang nila eh. Yan ang sinasabi ko, mga kakamping. Di ba? Yan ang logic eh. O. Di ba? Yun na nga. Yan, hanggang dito na lang po, mga kakamping. Hanggang dito na lang. At magla-live ulit tayo sa susunod na araw na naman muli. At yun nga, nag-live lang tayo. At yun nga, hanggang dito na lang po. Maraming salamat po. At yun na nga, binabati uli natin mga OFW, mga immigrant.
At sana nasa mabuhat, napapasalamat ako sa mga nag-chat. Maraming maraming salamat. God bless po sa atin lahat. At talaga nga, ayun na nga. At hanggang dito na lang po. Maraming maraming salamat. At pagpalain tayo ng Panginoong May Kapal. God bless po.